Charlie Gutentak. Ako po si Tony Velasquez. Ako naman si Nina Corpus. At ito ang Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan niyong naroon kami. Handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Recession sa Germany, tumitindi. Mga kabataang Pinoy na magtatapos ngayong taon, nababahala na sa lumalalang krisis. Patuloy na niyayanig ng recession ng Germany bukod sa mga malalaking kumpanya ng kotse at banko, ang nasapul naman ngayon ay ang leading stock index na DAX. Ayon sa pagtaya ng German economist, aabot sa 700,000 ang mawawala ng trabaho ngayong taon. Kung ang mga migranteng Pinoy ay nababahala sa epekto ng recession, nangangamba rin ang mga kabataang Pinoy na magtatapos ngayong taon. May report si Mer Quizon. Ang paggawa ng kotse na Opel ay pinangangambahang magsara sa Mayo o Hunyo kung hindi kaagad mabibigyan ng state aid na nagkakahalaga ng 3 bilyong euro. Kung sakali, mawawala ng trabaho ang 27,000 itong manggagawa dito sa Germany. Ang Daimler-Benz naman na gumaga ng Mercedes-Benz at Smart ay bumagsak ang profit ng 65% kumpara nung nakaraang taon. Ipinagbili na rin ito ang malaki nilang share sa Chrysler. Nung nakaraang buwan ay bumaba ang benta nito ng 2.3%. Apektado na rin ang leading stock index ng Germany na DAX matapos bumagsak ng 4,000 points, ang pinakamababa sa loob ng 4 taon. Patuloy naman ang pagsaklolo ng gobyerno sa mga negosyong nasapul ng recession. Ayon kay Kai Karsten Sen, German economic expert, tinatayang aabot sa mahigit 700,000 mawawalan trabaho sa Germany ngayong taon kumpara sa kalahating milyon nung nakaraang taon. Nag-alala na tuloy ang mga Pinoy sa posibleng sipa nito sa kanila. Well, nagbabawas kami for the past years, pero ngayon mas lalo kaming nagbabawas dahil nga sa financial crisis na nangyari. Magtatapos naman sa kolehiyo ngayon taon si Kevin Indoso. Nangangamba siyang baka hindi makapagtrabaho. Mayroon laging takot. Bago pa man magka-krisis, mahirap na makakuha ng trabaho. At ngayong may krisis na, lalo pang naging mahirap maghanap ng mapapasukan. Nagpulong na sa Berlin noong Linggo ang mga pinuno ng Germany, Great Britain, France, Italy, Spain at the Netherlands para agapan ang lumalaking financial crisis sa Europa. Napagkasunduan nilang dagdaga ng 250 bilyong dolyar ang pondo sa IMF o International Monetary Fund upang mapangalagaan ang financial crisis sa hinaharap. Para sa Balitang Europe, Berg Quizon, Oberhausen.